sagot mo ako na yung tinutukoy noon dahil sabi ko, ano yung tanong kanina, sin that leads to death ba yun o sins that not leads to death? Sabi mo kasi, sin that not lead to death. Ngayon, ang tanong ko naman sa'yo, follow up. Kami man yung host, kami man mismo yung kami man mismo yung host, bro. Sino pumipigil sa iyo? Baka hindi ka lang napansin. Kasi yung mute, bro. Akala ko kasi na pwede mo ka, pwede ako magtanong kasi nagtatanong. Ah, hindi namin inahayaan na kung sino-sino lang ang magsalita. So, kilala ka muna, kapatid. Anong pinakapangalan natin? I'm Alfred Taneo from Butuan City. Kasi nag-invite kasi yung isang kaibigan niya diyan na papasok ako sa punto na por punto. So eager siya na papasokin ako kaya ako pumapasok kaya saka nakikinig lang din po. Anong kinabibilangan natin, kapatid na Alfred? Pentecostal po. Pentecostal. Oneness believer ka. Hindi po, Trinitarian po tayo. Ay, nag-evolve na pala ang ano ngayon. Mayroon na pala ang Trinitarian. Actually, ang Pentecostal is Trinitarian. Hindi po oneness. Iba po yung oneness. Kasi yung oneness po, yun ang mga turo po ng tawag ito. So not all Trinitarian pala, not all Trinitarian is ano oneness. Kasi may nakausap kami dito na Pentecostal din siya, pero oneness ang kanya paniniwala. Akala ko lahat ng Pentecostal. Ang pagkakalam po ninyo, yung Pentecostal is oneness, yung pong Jesus Miracle Crusade. Kasi tatlo ang Pentecostal. Mayroong pong oneness, mayroong tunis, patsaka yung Trinitarian. May tunis din. Si Kimuloy. Yan, oh, hindi yan oneness, hindi yan Trinitarian. Okay, right. So, magandang gabi sa iyo, kapatid. At anong sadya natin? Yes, anong sadya? Actually, I was invited by your friend. I think he is the one of the member of this Punto por Punto. So, in-invite niya ako na kung pwede ka ako, na pwede ako makapagtanong. Yes, sure, why not? Open po kami sa lahat at dito kapag may nagtanong, sasagot kami. So ito yung ruling, no, kasi para lang para hindi magkaroon ng banggaan kasi magtatanong ka lang naman. So so sasagot lang kami. Ngayon pag halimbawa meron kang objection doon sa sagot namin, tapos parang hindi mo nagustuhan at parang mayroon kang gustong iribat doon, so kami naman ang mapupwersa magtanong sa iyo. Apo. Okay, so ano yung tanong mo, bro? Based lang po sa narinig ko kanina. Yes. Na yung bago pa ako pumasok, may nagtatanong po regarding po dun sa divine authority. I was only quote the word of divine authority, which is the word that your brother was telling na tanong ko kanina dun sa message. Saan po natin mababasa at makikita sa Biblia na binibigyan po ng divine authority ang lahat ng mga kaparian natin na doon tayo po mangukumpisa? Yun lang po ang tanong ko. Okay, so bigyan lang natin ng linaw. No? When we say divine authority, kasi Diyos lang yan, kasi nga divine eh. No? Di yung kanina. Wait lang. Baka na-misinterpret mo lang, no? Divine authority, Diyos lang yan. Siya lang ang may divine authority. Pero yung authority ng simbahan galing sa Diyos. Ibig sabihin, anuman ang ipahintulot ng simbahan, ay ipahintulot yan sa langit. Mababasa naman natin yan, Matthew 16:19 at Matthew 18:18, di ba? Sinabihan niya kanyang simbahan, anuman ang inyong ipahintulot dito sa lupa, ipahihintulot sa langit. So yun, it's a sign of authority. At even St. Paul, sabi niya, kami may authority. Ang mga apostol, mayroon doon silang authority. Mm-hmm. So, biblical yan, kapatid. Gusto mo bang ipakita ko sa iyo yung talata na sinabi ni St. Paul, ang authority ay nasa kanila? Okay. Sige, pakibigay po. So, hindi mo pala alam ang talata na ito? Kaya nga, nagtatanong nga ako eh. Kaya ka nagtanong pala kasi hindi mo alam. Nagtatanong lang din ako. Kasi hindi mo alam pa. Tanong ko po kanina, saan po natin makikita? So, binabago po yung kanina yung term po na divine
authority. So which is wrong. Okay? Nagkakamali po yung kaibigan natin na sinasabi niya divine authority. So palitan po natin. Authority ng simbahan. Yun yung sabi mo, di ba? Authority ng simbahan, yes. Ibig sabihin ng authority ng simbahan, may mga aral na ipinahihintulot ng simbahan na pinahihintulutan sa langit by that authority. Yun na nga po. Yun na po ang tanong ko, okay? So ngayon, ang tanong ko po, regarding po dun sa sinasabi ninyo na yung authority ng simbahan na nagbibigay na doon po tayo mangungumpisa doon sa mga pari. Saan po natin mababasa po yan? Yung pangungumpisal? Well, yes, kung babasahin natin ang Juan 20, 21 hanggang 23, kapatid, malino naman dito eh, no? Okay. Na binigyan niya ang simbahan, no? Alam naman natin ang isa sa paparito natin Panginoong Jesucristo ay ang magpatawad ng kasalanan, tama mali? Yes po. Sige po. Diba, sinabi na niyan, isa sa dahilan na isinugo siya ng Ama upang patawarin ang mga tao, di ba? Yes po. Okay. So basahin natin ang Juan 20:21 hanggang 23. Ito ating mababasa, bro, no? Okay, sige po. Okay. Ito, basahin natin. Sinabi ngang muli sa kanila ni Jesus, kapayapaan ang sumainyo, kung paanong pagkasugo sa akin, di ba? Sumang-ayon ka kanina na isa sa kanyang pagkasugo ay magpatawad ng tao, tama, mali? Sige po. Tuloy lang okay. Po. Okay. Okay, di kino-confirm ko lang para maunawaan mo yung talata. Okay, so, kung paano sabi ni Kristo, o sabi ni Jesus, kung paanong pagkasugo sa akin ng Ama, ay gayon din naman sinusugo ko kayo. 22. Okay. At nang masabi niya ito, sila'y hiningahan niya, ibig sabihin, inspired na sila, no? Mm-hmm. Mm-hmm. At sa kanila'y sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Sa 23, Sino mang inyong patawarin ng mga kasalanan ay ipinatatawad sa kanila. Sino mang hindi ninyo patawarin ng mga kasalanan ay hindi pinapatawad. So yung authority na yan, galing kay Panginoong Jesucristo na yung mga kapariyan, unang-una ang kanyang mga apostol, binigyan niya ng karapatan na magpatawad. Sabi niya, kung paano ako isinugo ng aking Ama, ganun ko rin kayo isinugo. Sino man ang inyong patatawarin ko rin. At sino mang ayaw niyong patawarin, ay hindi rin mapapatawad sa langit, kapatid. Apo, ang sabi po, okay, ako na pwede po ako magsalita. Oh. So ibig mong sabihin, 'di ba? Nag-uusap tayo, magtatanong ka lang, hindi ka pwedeng magpahayag. Ngayon kung magpahayag ka, mapipilitan kami magtanong sa iyo. Okay po. Sige po. So ibig sabihin, magtanong ka. So ibig sabihin po yung sinasabi niyo sa John 20 to 21 to 30, na sinasabi po ni Jesus, galing po sa mga apostoles. Ibig sabihin po, binibigyan po ng authority ng simbahan o galing po kay Jesus doon sa mga apostoles. Tama po ba? Yun ang sinasabi. Yes, nag-umpisa sa kanyang mga apostoles. Yes, kasi ang mga apostoles kanyang unang mga sinugo. At sabi nga niya, ituro ninyo lahat ang itinuro ko sa inyo. Ituro ninyo sa kanila ang mga itinuro ko kanila sa inyo. Yes po. O so, itinuro yun yung katuruan ng pagpapatawad, itinuro yun ng mga apostol sa mga sumunod sa kanila. Yes po. Kasi nga, ang salita ng Diyos, kapatid, hindi yan mawawala. Yes po. Sinabi sa Mateo 24:35, magugunaw ang mundo pero ang aking salita ay hindi mawawala. Bakit? Nawala na ba sa inyo yung katuruan na yan? Hindi po. Tama po yun. Kaya sumasangayon. Ulitin ko po. Sumasangayon. So, kung tama, bakit? Anong ino-object mo kung tama pala? Di, ano ang ino-object mo, kapatid, po, kung tama pala? Hindi, ganito po. Sumasang-ayon po ako. Ang sabi po doon dito sa Juan 20:21-23, apostoles, hindi po pare. Binibigyan po ng authority galing po sa Diyos. Hindi po, hindi sinasabi. Anong so? Pare. Okay, kaya dahil nag-object ka, tanungin kita ngayon. Tanungin kita. Okay, ano ang turo ni apostol sa kanyang mga apostol? Huwag niyong ituro ang itinuro ko sa inyo o ituro niyo ang mga itinuro ko? Alin sa dalawa? Pili lang. Ano? Sino po ang apostol po nagsasabi nun? Ang mga apostol niya, mga alagad niya, 12. Ano ang utos? Kaya sabi ko, sino nagsasabi na apostol? No. Under examination ka ngayon kasi sabi ko na sa'yo, kapag nag-object ka, tatanungin kita. Yes, sabi po. Mo, mga apostol lang ang sinabihan. Apo. Okay? So ngayon, tanong ko sa'yo, alam mo ba yung Great Commission? Huwag mo sabihin mo yung Great Commission. Ang tanong hindi, ko hindi, wait lang. Alam mo ba yung Great Commission? Oo o hindi?
wait lang. Alam mo ba ang Great Commission? You must understand the whole Bible, kapatid, not only the particular verse, not only like that particular verse. Kinakailangan mong i-connect ang ibang talata sa ibang talata. Since okay, nag-deny ka na yun hindi kasali ang mga pare. Mga kaparian sa mga sumunod sa kanila. Rodney, yung boses medyo... Question ko sa'yo. Question ko muna sa'yo. Question ko muna sa'yo, kapatid. Yung boses... Baka ba din lang sa gitna? Wait lang ba din, Angel? Wait lang. Yung boses mo masyado malakas. Ha? Malapit sa mic? Bro. Masyado ang malapit sa mic. Sige, sige. Okay. Kapatid na, no? Kapatid na... Ano yung pangalan mo? Yung 20... Alfred. Yes, Alfred. Sabi mo kasi, bro Alfred, ang objection mo sa sagot ko, sabi mo mga apostol lang ang sinabihan noon. Di ba sabi mo? Tama naman po. Okay, okay, question ko ngayon. Kasi nag-object ka. Sabihin sa Great Commission. Kasi dito lang po. Ito nga. Kasi wait lang. Dinadala kita doon para maunawaan mo ang konteksto ng Biblia, hindi lang ng isang particular verse. Okay? Ang question ko sa'yo, dahil nag-object ka. Wait lang. Ang tanong ko, kaya nga, mga apostol nga. Kasi sino bang inutusan ni Kristo? Mga apostol, hindi mga apostol. Apostol. Mga apostol. Ano ang utos ni Kristo sa mga apostol? Ituro niyo ang itinuro ko sa... Ituro niyo sa kanila ang itinuro ko sa inyo o wag niyong ituro ang itinuro ko sa inyo? Alin sa dalawa? Ituro po. Through the disciple. Okay. Itinuro ba ng Panginoong Jesucristo sa mga apostol na magpatawad ng kasalanan? Tinuro po yung mga sinasabi. Itinuro ba ng Panginoong Jesucristo na magpatawad ng kasalanan? Toro po, tama. Dahil itinuro yun, sinabi mo kaganina na ituro din sa kanila, itinuro ba yun ng mga apostol? Tinuro ng apostol sa mga kasalanan. Ngayon, katuruan ba ninyo magpatawad ng kasalanan gamit ang mga kapalian? Yes, oh, po. Ba't ka nag-agin sa sagot ko? Huwag mong isaling kaparian. Kasi ganito yan, bro. Hindi wala. Brother Andre. Ah, yes, Brother Tata. Mayroon tayong kapatid dito, bro. Bro, sige, bro. Alfred. Okay, ito, ibigay ka kita sa kapatid ko. Okay, Brother Tata. Bro Alfred, sangayon na po tayo sa utos sa kumpisal. Ang question mo lang, mga apostol lang inutosan, hindi pare. Yan ba? Apo. Okay. Si San Pablo, nagpatawad ng kasalanan. San Pablo, papare, hindi. Sino pa? Si San Pablo sa 2 Corinthians, 2 Corinthians chapter 2, verse 10, nagpatawad siya ng kasalanan. Si San Pablo, pare, hindi. Hindi po. Yung sinasabi doon sa Corinthians, hindi. Ay, saan lang? Hindi. Sinasabi niyo kasi na si Pablo at sa kasalanan. Sagutin mo lang, kapatid. Bro, bro Alfred. Bro, Alfred, wait lang. Bro, Alfred. Sagutin mo lang yung tanong kung si San Pablo ba ay wag kang magturo kung paano ka tanungin. Bro, wag kang magturo kung paano ka tanungin kasi hindi ka namin tuturuan sa mga sagot mo. Mag-object kami sa mga sagot. Wait lang, bro. Makinig ka muna. No, para hindi magkasapawan. Ano man ang tanong sa iyo, sagutin mo lang. Huwag mo kaming turuan kung ano ang itatanong sa iyo kasi hindi ka namin tuturuan kung ano ang isasagot mo although may objection kami. Okay? So ano ang tanong sa iyo, yun lang ang sagutin mo. Ang question ko, Tata, si Pablo ba pari o hindi? Aking ulitin, Brother Jim. Okay, ulitin mo, Brother Tata. Dahil sa 2 Corinthians chapter 2 verse 10, si San Pablo nagpatawad ng kasalanan. Kung okay, tingnan natin sa San Juan 21, hindi pa, wala pa si San Pablo dyan. Ang inutosan dyan, ang labing isang apostol lang. 12 apostol, diba? Pa lang po. So, si San Pablo nagpatawad ng kasalanan. Ang tanong ko, sabihin mo, walang hindi kasali ang pare, apostol lang. Ang tanong ko, si San Pablo nga nagpatawad ng kasalanan ayon sa 2 Corinthians chapter 2 verse 10. Pare, San Pablo, hindi. Wait lang po, basahin ko muna. 2 Corinthians. Sige, ano yung talata? Dito natin basahin para makita ng lahat. Anong talata, Brother Tata? 2 Corinthians chapter 2 verse 10. 2:10, ito ang ating mababasa, kapatid. Okay, so para makita ng lahat. So, datapwat ang inyong pinapatawad. Ayan, si San Pablo, nagturo na ng pagpapatawad. Nang anuman ay pinapatawad ko rin naman. So, hindi naman siya kasali doon sa sinabihan, Brother Tata, di ba? Di ba? Hindi pa siya. Sapagkat, sabi niya, sapagkat ang aking ipinatawad naman, kung ako'y nagpapatawad ng anuman, ay dahil sa inyo sa harapan ni Kristo. Okay. Si San Pablo, nagpatawad ng kasalanan. Ang tanong ko, si San Pablo, pare, hindi? Hindi, pare. Kung mabasa ko si San Pablo, pare, sa ngayon kang nagkamali ka. Saan mababasa? Basahin mo. Sige, basahin natin. Sige, basahin natin.
Ah, sige, basahin natin. Basahin nyo si Apostol Pablo, pare. Okay, sige, basahin natin. Basahin natin. Basahin mo. Sige, basahin natin, ha? Roma 15:16. Sa magandang balita, Biblia. Roma 15:16. Roma 15:16. Ito ang ating mababasa. Upang maging lingkod ni Kristo, nagsalita nito San Pablo, bilang pari sa mga hintil, ipinapangaral ko sa kanila ang magandang balita ng Diyos upang siya'y maging handog na kalugod-lugod sa kanya dahil sa sila ay ginawang banal na ng Espiritu Santo. Ayan ang sabi ni San Pablo, siya'y maglingkod bilang pari ni Jesus. Wait lang muna. Klaruhin natin. Romans chapter 15, verse 16. Yes, sasirdote yan sa'yo, sigurado. Okay, di itong Bible ko po, King James Version to. Oh, kaya nga, Christian. Pag King James Version, Christian. Sige. Okay, 15:16, basahin ko po. Okay, basahin mo. Okay, Romans 15:16. Mm-hmm. Okay, basahin ko. That I should be minister of Christ Jesus and Gentiles, minister of the gospel of God, then offering of the Gentiles might be acceptable, being sanctified with the Holy Ghost. Saan ba itong press dito? Romans chapter 15, verse 16. Yung minister niya, I should be the minister of Jesus Christ to the Gentiles. Ano yung minister na yan? Yes, wala kang mababasa. Alam mo kasi, babasahin mo dito mga kasulatan, puro pa tayo mga pare. That's because Jesus Christ is the highest priest. So, ibig mong sabihin si... Ah, sige, batata, mamaya na ako. Sige, ikaw. Okay, Hindi pa pare si Pablo dito. Wala kang mababasa pare dito. Excuse mo na, brother. Excuse mo na. Ito muna. Ako muna ang sasanong. Excuse mo na. Pakisagot lang muna po. Hindi, bro. Ikaw muna ang inaano kasi ikaw yung nag-object. Sinabi ko na sa'yo kanina. Pag mag-object ka, ikaw talagang tatanungin. Okay. So, wag kang magtanong. Tatanungin ka. Ako na po ang magtatanong. Sandali lang. Sige po, go ahead. Sige, bibigyan po kayo. Okay, go ahead. Mabasa namin, kahit sa today's English version, press yun mabasa. Ang daming silent press ang mabasa. Kahit sa magandang balita, Biblia, pare. Sandali lang. Bro Alfred, wait lang, bro Alfred. Si Brother Tata mo na. Sandali lang. Klaruhin namin. So, sa ngayon ka, yung binasang Brother Junior yung mabasang press, mali yung nasalin. Para sa'yo. Ano ba? Yung nabasa namin, ang daming... Pati ako, may dami akong Bible dito nga press ang mabasa sa Romans 15:16. Itong Bible na mabasa ni Sir Pablo minutes. Ay para... Ah, huwag kang magsapang muna. Huwag ka muna mag-ano bro, antayin mo muna ang tanong. Okay. Go ahead. So sa, before, may daming, ang dami kong talata na mismo si Jesus, pare. Siya ang nag-institute, pare siya. Sandali lang. Si San Pedro, mabasa ko nga pare. Ha? Sandali lang, San Pedro, mabasa ko litra nga pare. Ha? Okay. Mabasa ko. Pero ang tanong ko yan, sundin kita. Mm-hmm. Sa ngayon, kagat yung mabasa namin nga sa Roman 15:16, na ang mabasa namin pare, ibig ba sabihin yung naturang salin ay mali para sa'yo? Di, wali. Ganito bro. Ang tanong ko, yung binasang Brother John Ray, mali yun na salin para sa'yo. Ano po? Yung sinasabi, mali. Kasi pare sa inyo, hindi sa akin pare. Minister eh. So sa ngayon, kang binasa ni Brother John Ray, ang dami kong... Mali daw, Brother Tata. Mali daw yung lahat ng salin na pare ang nakalagay. Okay. Mali. Oh. Mali. Just question po yung Biblia ko. Okay? Sige po. Okay, mali ang mali, pare. Mali. Sige, basahin ko muna sa Bisaya po para maklaro. Wait lang bro, may follow-up. Okay na yung sagot mong mali. Sige, Brother Tata. Okay. Dahil kay mali ito, hindi na lang natin sundan, Brother John, paramihan tayo ng mabasang pare. Ang rami mabasa namin pare, sa'yo isa lang. Pero ito lang, sandali, brother. Sige. Kung mabasa ko, nga mismo si San Pedro, nagpayaw nga lalapit tayo sa mga pare. Kung mabasa ko. Ha? Mali, San Pedro.
Ano tama, po? Tama, San Pedro. Ano po? Kung mabasa ko letter po letter nga si San Pedro, nagpayo na lalapit kayo sa banal na mga pare. San Pedro may nagsabi. Tama po, may mababasa po yan. Pero yun yung sinasabi ko po, mga umpisa, mali po. Okay. At saka sinasabi nyo kanina na pare, na yung sinasabi kay Pablo na nagbibigay ng forgiveness, mali po. Kasi ganito po kasi sa 1 John, mababasa mo sa 1 John chapter 1, verse 8 to 9. Basahin ko po ah, sa English. If we can say that we have no sins, we deceive ourselves and the truth is not on us. Sa 9, sabi po sa 9, if we say that we have no sins, we deceive ourselves and the truth is not on us. So 9, sabi po niya dito, if we confess our sins, he is faithful and just to forgive our sins and clean us and all unrighteousness. Meaning, tayo po lahat nagkakasala. Wala pong ibang tinatawag na just. Brother. Huwag mong iwasan ang isyo ng pagkapare. Oh. Adi, ang ganito po, bro. Ang tanong ko kanina, bro. Ang tanong ko kanina, divine na sinasabing authority, kinukorek ng kaibigan ninyo na mali po yun na sinasabi authority from the church na sinasabi na binibigyan ng authority ng church na pwede kayo mangungumpisal ng pare. Tinatanong ko, saan mababasa ninyo sa Biblia na doon tayo mangungumpisa sa pare? Pero sinasabi nyo kanina sa Juan 30 at saka sinasabi nyo kanina sa Corinto ay hindi po pare sinasabi, minister po. So lahat okay. Brother, kung mamasa ko litra por litra, brother, sandali lang ha. Kung mamasa ko litra por litra nitong asalin, sige. Magkasala, lalapit sa pare, mali itong asalin para sa'yo. Bible po. Bible tayo. Ito. Anong Bible klase po yan? Oh, Bible ito. Para sa'yo, mali yun. Anong klaseng Bible yan? To. Good News Bible. Bible po. Oh, Good News Bible. Good News Bible. Good News Bible, okay. International Bible Translation. Namimili ng salin. In other words, Brother Tata, in other words, itong si Brother Alfred, ang tinatanggap niya ng salin yung wala. Anong wala? Dito po tayo sa Biblia lang po. Okay, brother. Biblia. Yung magandang balita, Biblia. Biblia yun, hindi. Okay, maraming translation ng mga bagong translation ngayon ng mga version ng Biblia na hindi kinukuha. At saka pinapapalitan po ng mga word. Dito po tayo sa Biblia. Brother John Ray, there is something. Sige, brother. Sige, ganito na lang po. Makinig muna kayo. Dito diretso na lang tayo. Brother. Yung sinasabi ko kanina na first John. Si Jesus nag-institute ng sacrament ng kumpisal, sa ngayon ka nga siya ay Pangulong Pare. Yes, he's the high priest. Okay. Dahil Pangulong Pare siya, sino pa ang mga ang membro niya dahil Pangulong Pare siya? Apostles. Ayun, sa ngayon ka mga apostol ay pare. Hindi. Ang sinasabi mo kanina, hindi, wait lang. Mababasa mo yun sa Ephesians chapter 4. Si San Pablo, apostle, hindi. Apostol meaning. O di pare siya. Ang binibigyan po ng identifying with the church, mababasa mo yan sa Ephesians chapter. Okay, ganito. Bro Alfred, magtanong ako sa'yo. Lahat ba ng mga apostol pare? Ano po? Lahat ba ng mga apostol pare? Lahat po tayo mga ministro pare. No. Uto, si San Pablo sa'yo hindi pare. Ikaw, pare ka. Hindi, ganito po. Hindi, taklaruin muna natin itong pagkapari ni San Pablo. Kasi, ikaw, pabago-bago ka ng sagot eh. Sabi mo kagalina, si San Pablo, hindi pare. Makinig ka muna, sabi mo kagalina, si San Pablo, hindi pare, pero ikaw, pare ka. Hindi, ang Bible nagsasabi, hindi ako. So, ikaw nga, pare ka, tapos si San Pablo, hindi pare. Tanong mo kanina, ang lahat ba na... Okay, wait, ulitin yung tanong sa'yo. Bago tayo tumalun sa iba, kasi napunta ka dito kay San Pablo. Okay lang yan. Okay lang, tanong ko sa'yo. Ang tanong ko, kasi San Pablo, sabi mo hindi pare. Lahat ba ng mga apostol pare? Hindi, ganito po kasi. Lahat ba ng mga apostol pare? Ano po? Lahat ba ng mga apostol pare? Pwede tawagin po, pare. Wag yung pwede, kasi wala sa Biblia na pwede tawagin. Lahat ba ng apostol pare? Oo, hindi. Pare. Okay, si San Pablo ba apostol? Apostol. Si Apostol, Pablo ba, pare? Huwag kang tumawa! Huwag kang tumawa! Okay, ulitin kong tanong. Sabi mo,
Eh, wait lang, wait lang. Ulitin natin. Ulitin natin. Ay, wag nating lituin ang mga manonood, no? Okay. Okay, ulitin yung tanong. Lahat ba ng mga apostol, pari, oo o hindi? Ano po? Lahat ba ng mga apostol, pari, oo o hindi? Lahat ng apostol? Ah. Hindi lahat ng apostol, pare. Saan mo nababasa na hindi lahat ng apostol, pare? Hindi, yun ang sabi ko. Saan mo nababasa na hindi lahat ng apostol, pare? Kaya nga tinatanong mo ako eh. Saan mo nabasa hindi lahat ng apostol, pare? Saan? Verse, huwag kang magbigay na ano ang verse. Kapitulo saan? Oo, meron o wala? Taka muna. Kasi kaganina bro, sumagot ka na ng oo. Wag, alam mo bro, ang taong papabago-bago ang sagot, sabi ni Santiago, wala yang ano. A good-minded man is unstable in all his ways. Malang oh yes, oh. Alam mo pala yan, eh, bakit pabago-bago yung sagot mo? Oh, pabago-bago, bakit pabago-bago ang sagot mo? Dapat stable ka. Okay, ulitin ko yung, para hindi mabago-bago, ulitin ko yung tanong. Si San Pablo, pari o hindi? Tapos na po tayo. Hindi, klaruin natin ito, wag natin iwanan kasi binibigyan mo ng question mark ang mga nanonood eh. Si San Pablo, pari o hindi? Hindi mo nyo akong tanungin kasi yung binasa. San Pablo, pari o hindi? Sagutin mo lang, bro. Si San Pablo, pari o hindi? Hindi ako magsagot. Ganito po. Okay. Sige, I will respect kasi naipit ka na. Wag mo na lang sagutin. Sige. Move on. Alam mo po ang liturgy. Sige, bro. Okay, sandali lang, brother. Palang lang sa mga nakikinig, ha? Oh, salamat po, itong... ha? At maraming salamat po. Ay, huwag ka munang umalis. Hindi pa tayo tapos. Sabi, huwag ka pa munang umalis. Pag-usapan pa natin yung authority. Okay, sandali lang. Basahin ko yung 1 Peter chapter 2, verse 5, ha? Ito nga sali na aking basahin, ha? Sandali lang. Aking basahin. Ang mabasa dito, come as living stones and let yourselves be used in building the spiritual temple where you will serve as holy priest. Sino ang mag-serve sa holy temple? Holy priest, hindi. Saan pumunta lata yan po, Barandep? Ay, hindi mo alam. Hindi. May tatanong nga ako. Nagbabasa ka nga. Hindi ka nagbibigay. Hindi mo. Yun ang sabi ko kanina. Kung mabasa ko nga mismo hindi si ba, hindi. Saan talata? Kung sa sandali lang. Mabasa mo San Pedro. Sandali lang. Baka hindi ka makinig. Saan mo binasa yun? Saan po yung binasa ninyo? 1 Peter chapter 2 verse 5. Wait lang, ito ha? Nasalin, ha? Ito first nasalin. 1 Peter chapter 2 verse 5. 1 Peter chapter 2 verse 5. Ito nasalin, press ang mabasa. Holy press. Wait lang. Wait lang kapatid, ha? Wait lang kapatid. Lala. Para lang to sa mga nanonood, ha? Para may batayan tayo. 1 Peter chapter 2 verse 5. Verse 5. Okay, ako babasa ko dito, ha? Oh. Basahin ko. And 1 Peter chapter 2 verse 5. Okay. English po tayo, okay? Sabi niya po, you also unlively stones are built up a spiritual house and a holy, yes, good, priesthood. Oh. Marami tayong mababasang priesthood sa Biblia, bro. Tapos na po. Okay na po 'yon, tapos na. Ay, ako talaga kay. Walang lusot kayo. Kaya ngayon. Okay, balik tayo sa authority. Balik tayo sa authority. Talaga kayo. De, actually bro, maraming priesthood mababasa sa Biblia. Kahit ibibigay ko pa sa inyo. Marami nga. So ngayon, aminado ka na na si San Pablo para ipari din. Hindi, sabi ko sa inyo. Okay, so Bro Junre, meron sana akong isang katanungan. Okay, sige Brother Romel. May katanungan sa iyo, Bro Alfred. May katanungan sa iyo. Sige Brother Romel, anong katanungan mo, Bro Romel? Nakakatapos ko lang kasi mag-dinner. Maraming salamat na nakikinig lang ako kanina at nag-enjoy. Okay, so Brother Alfred, good evening po. Yes, Brother Alfred. Good ayan, yes, this is Brother Romel Palma from Iloilo. So you cite kanina yung 1 John chapter 1 verse 9. Ang ano question ko po doon, ano po yung tinutukoy doon na ipapapatawad na kasalanan? Sin that leads to death or sin that cannot lead to death? Ano po? Okay. again. Since you cite 1 John chapter 1 verse 9, my question is, anong kasalanan po ang sinasabi doon na i-confess mo direct to God, sin that leads to death or sin that not leads to death? Ito po?
Sinful, last not to death. Least from to death, not to death. Ano po yan? Kasalanan po natin. Yes, kasalanan po natin. Kasi ano, leads to death or not natin. Leads to death? Yes po. Anong kasalanan po? Sin po. That leads to death or sin that not leads to death? Yung pong pangalawa. That not lead to death. Yes, Romel. Okay, thank you. Thank you so much. At klaro na po. So ano po ang mangyayari sa sin that leads to death? Pwede po ba yung i-direct to God? Ganito po yan. Hindi, pwede po ba yung i-direct to God yung sin that leads to death? Yes or no? Alam mo kasi, bro, dalawang klaseng kasalanan. Pwede po ba yung i-direct to God yung sin that leads to death? Dahil sabi mo kasi, ang sagot mo kasi kanina, sins that not leads to death, ang tinutukoy ng 1 John chapter 1 verse 9, marami ang nakikinig. Now, my follow-up question to you is, ano ang gagawin? Pwede ba yung i-direct to God yung sin that leads to death or not? Dalawang send it last to death or yung send to death. No. Pwede ba yung i-direct to God ang sins that leads to death? Yes or no? Yes, sinasagot ko nga eh. Huwag mo muna ako sa... Yes or no nga. Wait lang. Yes or no muna. Huwag mo ka magpaliwanag. Klaruhin ko lang muna yung... klaruhin mo. Yes or no? Sin, kasi ito ah, klarong-klaro yung aking katanungan dito. Dahil ginamit mo yung 1 John chapter 1 verse 9 and then... sinagot mo ako na yung tinutukoy noon dahil sabi ko, ano yung tanong kanina, sin that leads to death ba yun o sins that not leads to death? Sabi mo kasi, sin that not lead to death. Ngayon, ang tanong ko naman sa iyo, follow up, yung sin that leads to death, pwede ba yung i-direct to God? Yes or no? Lahat po ng sin, i-direct mo kay God. Siya lang po ang righteous. Yes or no? Siya lang po ang magpapakas. Yes or no? Diretso, yes po. Okay. So, ibig sabihin pala, yung sin that not leads to death, hindi pala yun ang ibig sabihin ng 1 John chapter 1, verse 9. Dalawang death, dalawang sin na pwede nyo i-direct from God to God. So, ibig sabihin pala, Brother Alfred... Ganito bro. Ang makasalanan na maliit sa kamalaki at ubangan si Diyos ay malaki. Walang kasalanan na maliit, walang kasalanan na malaki. Lahat kung meron... Lahat yan kasalanan. What you ito, i-clarify ko lang bro. I-clarify ko lang kasi yung sagot mo sa akin kanina sa introduction question ko, sabi mo kasi, sin that not leads to death yung ibig sabihin ng 1 John chapter 1 verse 9. Ngayon, gusto ko lang pong i-klaro. Nagkamali ka po ba yung sinagot mo ako? Makinig ka muna bro, Alfred. Nagsasalita pa si Brother Romel. Makinig ka muna. Sige bro Romel, go ahead. Okay. So gusto ko lang pong iklaro sa lahat na dahil yung sagot mo po kasi sa akin sa introductory question ko sa iyo is sin that not leads to death. Ngayon, gusto ko pong malaman kung honest ka po sa lahat ng nakikinig ngayon, inaamin mo ba ngayon Brother Alfred na ikaw ay nagkamali na ang sinagot mo ako na ang ibig sabihin ay sin that not leads to death? Ngayon ay pareho na pala? Saan tayo nagkakamali? Eh, hindi ka nakikinig, bro. Makinig ka naman. Hindi ko inamin. Nagkakamali ako. Wala akong inamin. Ibig sabihin, dishonest ka. Di, anong, saan ako nagkakamali? Nakikinig ka ba sa tanong ko, bro? Di, sinabi ko kanina, maliit na kasalanan o malaki. Kasalanan yan pato sa harap ng Diyos. Pero napakinggan mo, kapatid. Direkta mo yun sa Diyos. Pero napakinggan mo, kapatid, yung aking katanungan kanina, di ba? Yung okay, aking tanong ay klarong-klaro yun kanina. Sabi ko, ano ba ang kasalanan leads to death or not leads to death? Yung ibig sabihin ng cited mo na 1 John chapter 1 verse 9. Ang sagot mo po, sin that not leads to death. Ngayon, tinanong kita ulit for the follow-up, ano ba yung sin that leads to death? Pwede ba yung i-direct to God? Dahil naipit ka na sa tanong, siguro na-trick ka, na-trick ka siguro sa tanong, natrick ka sa tanong, so, that's why sabi mo, maliit na mga kasalanan, bro, malaki, bro, lahat yan kasalanan. Mababasa mo yan. Okay, so, hindi na ako magsasalita, ikaw na lang. Yun na nga po. So, yun lang po ang tanong ko. Hindi na ako magsasalita, ikaw na lang. Tamang-tama po. At saka maraming salamat po sa programa ninyo. Okay, salamat po, Brother Alfred. Thank you so much sa pag... Hey, hindi ka na mag-ipagtalakayan, Bro Alfred? Hindi na po, kasi... Alam mo, inibita lang ako at saka binibigyan ko lang ng tawag dito, yung chance na makapagpasok at saka makikinig din sa inyo. Alam ko na po ang programa. So welcome ka palagi dito, bro. Welcome palagi dito. Taga saan ka, bro? Butuan City po. Butuan, malayo sa malayo. Mindanao. Saan po kayo? Sa Cebu? Ako po ay taga Iloilo po.
Ako naman Cagayan de Oro. Iba-iba kami dito. Si Brother Romel, Iloilo, ako Cagayan de Oro. Tapos yung isa si Brother Tata naman sa Osamis. Tapos Brother Angel naman nasa Cebu. Pampanga. Asan sa bandang sa Cebu? Oh, Cebu. Pampanga. Say Brother Romel, Brother Alfred, kung maraming salamat din sa pagpasok mo Alfred at naway next time pasok ka uli. God bless you. Lahat ng tanong mo. Oh. Sige, sige. Salamat sa pagpasok, bro. God bless you, bro. God bless po sa lahat. God bless po. Salamat po, bro. Okay. Okay, no. Dahil si Brother Angel lang hindi naka nabigyan.